Yo, what's up mga kapenyo? What's up YouTube? At ito, napaka-init na banat ngayon ito ni Billy Jack, no? At kahapon, hindi nga rin natin pinangalanan kung sino talaga yung sinasabi nating 150k. At syempre, hinayaan ko na si Billy talaga yung mag-rebat dito kasi siya naman talaga yung merong alitan dito kila Badong and the Mammoth at syempre kay Chief Alvin Aguilar, no? So, eto mga kapenyo, naglabas na nga etong si Billy Jack ngayon ng talagang statement niya kung bakit nga hindi natuloy ang 3v3 at sinasabi rin ni Billy dito na huwag siya sisihin dahil siya naghanap lang naman daw siya ng contract at hindi naman niya sinabi na TFTF lang. Kumbaga, hinanap niya yung contract para may kasiguraduhan sila para habang nagte-training sila, alam nila sa sarili nila na talagang babayaran sila. So, dito nga, mga kapenyo, sinabi rin ni Billy Jack na ang naging offer pala is 30k lang. So, kung totoosin, napakababa talaga nun, no? At syempre, wala naman akong problema sa URCC, wala naman akong problema rin kay Chief Alvin Aguilar, at wala rin akong problema kay Badong and the Mammoth. Pero dito mga kapenyo, syempre, doon lang tayo sa tama kung ano talaga yung pinaglalaban ni Utol Billy dito. Kung maayos naman at kung tama naman yung kanyang mga sinasabi, syempre, doon tayo, di ba? At wala tayong papanigan dito. Magre-react lang tayo dito sa video na ibinabato nga niya dito sa URCC ngayon, no? Tara mga kapenyo, panoorin natin yung mga sinabi nga dito ni Billy Jack laban sa URCC management. Nag-block pa tong kulugong ito na si sino to? Sugar Ray the Mammoth Estrosa, fake world heavyweight champion. Fake yan. Bawi raman, tsaka yung Haring Tarsier. Hindi ako mapangalanan dahil takot yung mga yan. Real talk. Nairaman ako. May candy. Anyway, back to the story. Ganito kasi nangyari mga tol. Nag-vlog sila at sinasabi, ako ang dahilan bakit hindi natuloy ang 3v3. Hindi natuloy dahil sa napakagagong tao na yan. Nakakapikon. Sino yan? Kung ano yung pangalanan. Diretsuan lang tayo ha. Masyado kayo nagtatago sa saya ni Boss Chief AA batteries ninyo. Ang lakas lang magpadal, AA battery. Alam nyo kung totoo siyang gusto makipag 3-on-3, makasay yung laban. Noon that day na sinabi niya, oh sige ikaw, bumuha ka ng tatlo, ikaw bumuha ng tatlo, Gigo. Maghatak ka ng dalawa pa, maghatak ka ng dalawa, 3-on-3. Kasado na, plansado na, may nailatag na, na pera, kontrata, wala eh. Diba? Hindi naman makatotohanan itong AA batteries ninyo. Masyado nyo nire-respeto. Paantar lang itong tao ito. Ewan ko ba takot na takot kayo dyan sa Boss AA batteries ninyo. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Sa iyo, lalo ka na sa iyo, Coach Badong. Ang bantot ng pangalan mo, Badong Dong Dong. Ito, hindi charity ang pagiging fighter. Ha? Ano sinasabi mo? Plastic ka rin eh. Ano sinasabi mo? Lalaban ka sa UAP ng kahit walang talenti. Ang performance mo ang iniintindi mo. Di ba parang nga yung sinabi ko? Ang importante, hindi ko yung paglumalaban ako, hindi ko yung sabihin, hindi ko na tinitingnan nyo kung magkano yung premyo. Ang tingin nyo lang, ang tingin nyo lang doon, kung paano makakapag-perform ng maayos, perform ng maayos, yung paano magiging maayos at maganda yung laban namin. Di ba? At gusto mong lumaban sa loob ng cage para sa pangarap mong kumita ng pera, huwag tayo magplastikan dito. Ang totoo dyan, poka lang ang meron yung Boss Chief AA batteries ninyo. Exacto. So ano, isa pa din ba kayo? Wala siya may latag na plano. Kung walang budget ang URCC, yun ang tutong dahilan dyan. Grabe mga kapenyo, yung mga binibitawan ng salita ni Billy Jack Sanchez dito, no? At talagang nire-real talk niya itong URCC nga. At sinasabi talaga ni Billy Jack dito na kung may budget talaga itong URCC, mapaninindigan nila itong 3v3 talaga. At may katotohanan naman itong sinasabi ni Billy. Kasi kung talagang totoo yung sinasabi nga ni Billy dito na 30k nga lang daw ang inoffer sa kanila, napakababa po nun mga penyo. About naman dito kay Coach Badong, dun sa sinasabi niya na siya nga raw nag-fighter siya, hindi para sa pera, para daw sa, kumbaga, sa performance na magpapakita niya. Medyo, hindi naman po ako against kay Coach Badong, no? Pero medyo mali po, no? Mali yung pananalita niyang ganun. Kasi lahat naman talaga ng mga nag-champion or mga nangarap, maging muksingero, maging MMA,
eh talagang syempre involved din yung pera dyan. Hindi naman po talaga papagulpe ang isang tao o yun, lalo na yung mga mahihirap. Tanungin ko po kayo, maabeng nyo, bakit po ba ang mga mahihirap sa atin katulad ng mga Bisaya, bakit bata pa lang sila nagbo-boxing sila? Katulad na lang ni Senator Manny Pacquiao, i-ano na lang natin, i-halimbawa na lang natin, bakit si Senator Manny Pacquiao nangarap siya maging isang sikat na boksingero? Syempre ano na ron, bukod na dun yung pera rin, mga kapenyo, no? Pag naging isang sikat ka at lumabang ka sa larangan ng ganyan, MMA, boxing, eh talagang money fight, di ba? At dito pangalawa, mga kapenyo, no? Hindi naman talaga sila professional na boxer o MMA fighter. Isa lang pong exhibition match yung paglalabanan nila. So sa makatuwid, pag ganyan na exhibition match, tapos team leader si Billy Jack, team leader naman si Kiko Mato sa kabila, eh dapat po meron talagang sapat na ano, no, nasahod sila para naman maganda rin ang maipakita nilang performance. Ganun po dapat talaga yung nangyari. At about naman doon sa sinasabi ni Billy Jack na nagtataka nga siya ba't wala pang contract, eh hindi rin po natin alam, no, kung ano po yung nangyari, bakit nga talagang wala pang contract, no. Dapat talaga yon unang set pa lang yun, or pagkatapos ng press con, eh naibigay na yung kontrata nila. Pero yun nga, ang hinanaing dito ni Billy, bakit wala pa? Kaya wag naman daw isisi sa kanya ang lahat kung bakit hindi natuloy ang 3v3. Asa pambayad ng mga fighter niya? Wala kang sponsor? Oh, diretsuhan lang tayo. Ha? Kung gusto niyo ng real token, di ba? Yun ang totoo. Kaya nakaharap kayong scapegoat. Nag-rant out ako sa internet. Masama pa bilang isang fighter at kasama sa organisasyon ninyo ang magtanong ng klarong explanation tungkol sa kontrata at pera. Diba? Kasalanan ko ba yun? So, biniblame nyo ako dahil sa initiative ko na para magkaroon ako ng communication sa organization na magkausap-usap tayo, mali yata kayo ng rason ngayon, mga iho. Sinasabi ko sa iyo, puro kalamboka, Mr. Double A Batteries. Malakas ka magpaandar. Huwag ka na magpaikot ang mga tao. Wala na sasali sa organisasyon mo. Sa URCC, at ganyan pinaggagawa mo. Ha? Kung walang budget, huwag mong ikasang laban. Sabi mong diretsahan, wala akong budget. Ganon. Hindi charity to. Baka mamaya maging URCC charity organization kayo. Ha? Libre lahat ng fighter ninyo. Puro kay boka. At ako, talagang mayabang ako. Ha? Hindi ko na kailangan patunayan yung kayabang ko na kaya ko lumaban sa cage. Napatunayan ko na yan. Ang kailangan ko ngayon, paano ko kikita ng pera sa kayabangan ko. Ito lang ang isa pang nagustuhan ko kay Billy Jack Sanchez, mga kapenyo, no? Ano siya, real talk talaga siya. Kung magsalita siya, eh talagang pinaninindigan niya at sinasabi niya talaga yung totoo. At dito, mga kapenyo, no, kahit na alam natin na maangas si Billy Jack, may punto naman talaga yung kanyang sinasabi. Hindi naman po sa kinakampihan ko dahil Brad ko siya o ano. Hindi po ganun, no. Ako, kilala nyo naman ako, mga kapenyo. Bumibase lang tayo kung sino talaga yung tama dito, no? At dito sa mga salita nga ni Billy, eh may mga punto naman talaga siya na talagang dapat talaga yon nilatag ang contract, may sapat na pasahod para sa mga fighters. Siyempre, mga kapenyo, parang ano kasi yan eh, kunwari ikaw may goal ka na meron kang gustong kunin. Ako, kunwari ako, gusto kong bumili ng iPhone 13 o iPhone 14, diba? Maikipag labanan ako para makuha ko yun. Kumbaga, mayroon ako sasahurin na sapat, mabugbog man ako, maano man ako, at least mayroon akong pera, diba? Tama naman din talaga yung pinupunto ni Billy Jack na baka daw mamaya maging charity fight nga lang daw yung mga yan, no? So, kumbaga, hindi naman lahat ng fighter eh libre. Siyempre, may kanya-kanyang opinion. Gaya nga na opinion nila Coach Badong, nire-respeto natin yun kasi opinion nila yon. Sabi nga ni Coach Badong, eh makapag-perform lang daw siya ng maayos kahit daw hindi ganun kalaki ang sahod, okay sa kanya. Eh, siyempre, iba rin naman na tao to. Kumbaga, may kanya-kanya talaga tayong opinion sa bawat tao. Ay, alam nga naman, mabugbog ako. Thank you na lang. Totoo dyan. Wala kayong budget. Ha? Kaya ikaw, Mr. Bobby Ramo, ha? Huwag mo na masyadong pabanguhin itong pangalan na itong Mr. Double A Batteries Extra Ever Ready. Ang lakas magbandar. Ha? Baka marami pa mabiktima yan. Alam mo, kaya ginagawa ko itong hype na to. Baka langawin kasi yung event nyo. Sa August 23, sa Silo at the Palace. Tapos may pay-per-view pa kayo na 299 pesos. Baka langawin. Kaya ginagawa ko to, ha? Hoy, next time, ha? Tingnan mo ha, 20k ang VIP ticket ninyo. Tapos
Malibalita ko, kung gusto daw matuloy ang 3BT, 30 mil kada tao sa suntukan. Ang bandot ng offer mo. Kung hindi mo kayang isagad kahit 50 lang, makatarungan pa eh. Pero hindi pa rin eh, napakababa. Ito lang ang totoo dyan, mga tola. Sige, gumatos, binlak ako. Dahil sa nagsimula ng gulong ito. Ha? Binlak mo ako, Gigo, kalbo. Padrama ka na naman, iho. Ha? Tapos, pasipsip ka dito sa boss chip AA batteries mo. Ha? Ikaw naman talaga yung simula nito eh. Wala nga siya may latag, napasubulan siya dahil sa'yo eh. Pares tuloy kayo nagbukahan. Oh, nakaharap kayo scapegoat na ako nag-a-ask ng demand. Saan yung kontrata, saan yung geto, kaya so ganyan. Rason ba yon? Para makancel 3B3, ang rason nyo, wala kayong budget, walang pera ang yung what? Real talk. Ha? Charity organization na kayo. Libre yata yung mga fighter nyo, tsaka undercard ninyo, kaya wala kayong maika sa poster ninyo ng mga undercards. Walang gusto lumaban, wala kayong pera. So yan mga kapenyo, no? Sinasabi rin dito ni Billy, na talagang wala nga raw budget ang URCC. O, bahala na kayo dyan, ha, mga kapeyo. I-comment nyo down below kung sa palagay nyo nga, eh, totoo yung sinasabi ni Billy, no? Kasi, may punto talaga, eh. Kasi, sinasabi nga niya, walang poster na mailabas, walang mga ano. Kasi, dapat yan, maglalabas na talaga ng mga poster yan. Tapos, ikakalat na talaga sa mga tao na talagang, eto na, yung laban, ganyan-ganyan, di ba? So, late na talaga. Kasi, expected natin lahat, July 16, tapos na move, naging August 23, which is napakalayo talaga nung pag-move, no? Halos isang buwan. Gaya nga ng interview kay Kiko Matos, sabi nga ni Kiko na napaka-tagal, no? Ang hirap i-hype daw noon. So, kung mapapansin nyo sa interview sa kanya ni Kabakal, no? So, totoo naman talaga, may katotohanan naman talaga yung sinasabi ni Kiko doon. Pero, nandyan na yan, no? At wala eh. Eto na, siguro, hindi na talaga matutuloy yung 3B3 rito. Kasi, eto na, sinagot na ni Billy Jack at nakapagsalita na rin siya against dito kila Chief Alvin Aguilar at Badong and the Mamot, no? So, susubaybayan na lang natin to mga kapenyo, kung ano rin yung magiging sagot dito ni Badong and the Mamot. At syempre, mga kapenyo, tatanungin ko rin kayo kung ano rin yung opinion nyo. I-comment nyo dyan down below para lahat-lahat yan mababasa ko. Maraming salamat mga kapenyo at kita-kita lang tayo sa mga susunod kong reaction video at raw vlog.